Hello, good morning. So, welcome back ulit sa ating channel. So, yan. So, nga ngayon lang ulit ako nag-video sa ating pagre-repair. Yan, kasi busy tayo. So, marami yung repair kasi, ano no, nasa 20 plus na yung person na nakapila sa ating nagpapa-repair. Tapos, ilang laptop pa yung nakapila ang reformat. Ayan. So, naghahanap na tayo, nag-hire tayo ng technician pero wala tayong makuha. Yan. So, yung i-re-repair natin ngayon ay so, pang number 129 sa pikila. So, ito yung i-re-repair natin. So, shoutout natin si Sir John Christian Ordaneta from Barangay Burgos, Rodriguez Rizal. Okay? So, ang nakalagay dito ay shorted sa PCIe. So, TAC 1060 6GB. Okay, 6 gig siya, guys. Ayan. So, SOTAC. SOTAC. Ayan siya. So, shorted daw. I think na-check na namin ito nung pumunta yung customer dito. Kasi ang sabi, computer na turn on. Pag nakasalpak yung video card. So, shorted nga yung PCIe. So, yung ating 3 volts, hindi naman shorted. Check natin external power supply. Okay, hindi shorted. Shorted din. Ha? Huh? At tumitikit pala sa ground. Kaya naman pala. Ayan, so hindi pa, hindi siya shorted, guys, ito. So, tumitikit pala dito sa heatsink. So, ayan. Dahil shorted siya, tingnan natin. So, yung ganitong modelo, malimit na sisira yun din sa likod. Yung kanyang 12 volts IC. Na P20B, ah. Something ganun eh, P20 yata yun. B, P23 o P20, ganyan. Actually, marami na yata akong... Yung nagawa kong iba is, ano yun? 1070. So, ngayon, ito kasi i-re-repair natin na 1860 naman siya. 6 gig. So, 1860. Okay. So, saan ba siya tinatanggal? Okay. Okay, medyo malinis naman. Medyo madumi lang itong ano. So, lagay natin dito. So, makikita nyo guys, bago na yung ating setup ng aking... So, nag-DIY na lang ako ng ano. So, check nyo guys. Tingnan nyo guys yung aking DIY na setup. Yan. Bahay guys, bahay. Tapos power supply na gandun. Tapos bumili na ako ng power supply na medyo mahal-mahal. Kasi gawa nito. Yung maramihan. Kasi ginamit ko kasi sa video card na 3080. Na tatlo yung ganito na 8 pin. 3 8 pin. Bumili pa ako supply. Ayan guys. So, sinetap ko lang siya. DIY lang guys. Ginawa ko noong Linggo. So, ngayon ay Monday. So, gagawin na natin. Gamitin na natin yan. So, ginawa ko lang siya. Para maganda-ganda yung pagsasalpak kasi matipid yung space. Kasi nakakalat minsan yung power supply. So, may kalimitan na susunog. Ah, hindi naman siya sunog. Ito siya. Mukha naman hindi sunog. Okay, wala naman sunog. Ano kaya ang naging problem niya? So, shorted sa PCIe. Tanggalin natin to. So, baka sa ano, dito sa MOSFET sa ilalim. Kaya may mga driver lang kasi dito. Yan. Pag shorted, putok lang ng putok. Kailangan din palitan yung MOSFET na gano'n.
Ayan. Tanggalin natin yung thermal paste. Dinikit na naman sa kamay ko. So, palitan natin yan. Lagi lang ako nagpapalit pagka nag-repair at na-solve. Palit thermal paste. Para long term. So, anong problema niya? So, alin ang may shorted? So, buzzer sound. Hindi na naman natunog. Sira na yung tester. So, ang shorted natin ay nandito. Tayo tumunog. So, ito, hindi naman shorted. Check yung mga gates. So, gates. Okay. Hindi naman shorted, pero shorted ang 12 volts. Lukot itong ating tester na to. Diode mode nga. Ay. Tama ba? Lulok. Nakainis. So, diode mode. Yung 12 volts kasi sorted tayo sa... Okay. So, sira itong IC na to. So, this is 12 volts. Okay. Okay, so itong isa na ito yung sira. Check natin sa microscope. Check natin sa microscope. Gamitin natin yung malakas na ilaw. Yan, para maliwanag. Ah, oo, sira siya. May lobo siya, guys. Ito. Hiinang niya. Ito, may mga balls na rin. Yan. Ito, lumabas na yung kanyang utak. Saka, factory flux. Yun lang. SM4364A. Wala lang tayo nyan. So, yun lang problema. So, order pa ng pyesa. Pero tingnan natin kung pwede sa ibang modelo. Search natin na 4364A. 4364A. Okay. Share natin yung screen. Share screen. So, 64A. Check natin. So, meron tayong 10 volts sa baba. So, meron tayong 10 volts, 4.5, 7.6 ohms, at saka 5.7 ohms. So, check natin yung may available ako dito yung IC. 4377. 4377. Yan. So, tingnan natin kung parehas. Kung ano, ito lang ipapalit natin. Sana. Ito, shit. Na natin kung parehas. So, 9.67.
mataas lang yung ohms niya dito, tapos dito ay 9.6, 7, 4.5, 4.5, 10 volts, so parehas. So mataas lang yung ohms. 30 volts, 50 ampere. Itong isa, itong ilalagay natin na pamalit is 60 ampere. Yung isa ay 50 ampere, 30 volts din. 77 siya. 50 ampere mababa. So, kayang pumutok agad. Itong isa 60 ampere. Ayan. So, pares lang naman. 30 volts. So, kanyang ampere, diode continuous ampere is 20. And dito, continuous diode ampere, 30. So, 10 lang talaga, difference. Ito yung 77. So, mas mataas yung ano niya, 10 ampere. So, pwede yan guys. Palit natin yan kasi pares naman siya tinatawag na in-channel trans in-channel MOSFET. So, mapapansin nyo naman dyan, in-channel MOSFET. Yan, in-channel MOSFET. So, wala tayong pamalit kasi order pa. Pero pwede naman yon. Ayan. So, wala akong, alam ko wala ako dito eh. Wala tayong pamalit dito. So, wala akong board dito na ganun. So, subok. Nagilap ng board. Wait lang guys. So, naghahanap ako dito sa labas. Pero sigurado wala. Ayan. So, dali natin tong donor. Check natin ang donor board. Mga donor na to. Try natin dito mag-isa-isa. So, ito ay sa layo. 6414A. So, wala. Wala pag-asa. Dito ka. So, next. Ganun din. 6414A. 6414A. So, iba rin. So, suta kasi siya. Wala. Kaya, yun na lang. Ano, pwede naman yun. So, remove na natin siya. So, pag ganito lang, tagilid. Saan ang ating nozzle? Saan nawala yung nozzle nating isa? Yun. Hot air. So, lagyan natin siya ng flux. So, meron ako dito pamalit. So, kuha na ay dito. So, M30.
So, iba. Parang wala. Sa kabila pala. Hindi po wala nakakamera. SM. So, test natin yan. Naka-shorted. Pakahid yung aking tester. Okay na to. So, position. Exhaust. Hindi pala naka-ano. Wala pala kanina ano camera.
Naka problema pa to. Kasi nakadikit na siya. Hindi siya natatanggal. Yun lang. Kailangan pang i-grinder. Yung katabi natanggal. Kailangan siya i-grinder. Hindi siya maano guys, hindi siya matatanggal kasi dumikit siya pagkasunog. Kasi grinderin pa siya. Kasi masisira ang PCB lines kapag pinirasa. Hanapin ko yung grinder ko. Saan ang aking grinder? Grinder. Microscope. So, grinding ang katapat. Kasi hindi na siya matatanggal. Mas natanggal pa yung katabi. Kaya, lubat. Ayos. Lubat pa. Lubat pa yung pang-grinding natin. Ang galing. Lubat. Lalabasin natin yung metal. Lapatan natin siya ng panghinang.
Pwede na yan. So, pwede na yan. Pinita natin ang ano. Nabang hinang. Malaki. Tatanggal yan. Taasan lang ang temperature. Iingatan natin yung PCB. Magsisira kasi yan. So, naranasan ko na yan eh. Mga gantong klaseng repair. Sisira yung PCB. Natutuloy yan. Luglak. Luglak yung peso ko. Patong pala yan. So, titikali natin. Yan. Ito yung nasira. Oops. Tingnan natin ng yan natin siya ng flux. Pakapitan lang natin yung matitikal yan. Yun, tikal na. So, yung isa na lang. Ito lang yung mahirap tanggalin, itong isa na to. Naranasan ko na to eh. Hirap lang yan. Tanggalin to.
Yun. So, yun nga. May ano na siya, may tama na sa ilalim. Tapos na yung PCB. Mawawarak lalo kapag pag ano eh. Yan to problema ng ganito. Pag nasunugan. So, cleaning. Lagyan ng flux. Sana hindi shorted. So 36 minutes. Sana hindi siya shorted. Kasi pag shorted, nangyari na. So yari tayo pag shorted pa rin. So, check natin kung shorted. So, buzzer sound. Lulo ko talaga ang aking tester. May Tupac. Okay. Okay, hindi na siya shorted. Okay, it's done. Okay na. So, i-cleaning muna natin siya. I-cleaning ko lang siya, guys. Kasi ang ano nito, marumi. Kaya siya nasira. So, ayan. Safety remove natin yung ano, yung itong plate na to. Itong metal plate. Kasi, guys, actually na-experience ko na, guys, itong ganitong nasusunog. Kapag hindi na-remove ng maayos, lalo na mga baguhan pa lang ako sa repairing nito. Pag hindi mo siya na-remove ng maayos, pag nahalit yung buong PCB, wala, nangyayari na. Kasi maraming connection sa ilalim. Pag nahalit siya. Ang dami guys ng nadadamage na line. Nilalo na sa tear, first line mo. Sumangat lang siya, nawawasak. So ito, actually, safe siya guys. Natanggal natin yung ano. May naukob lang sa gitna, pero it's okay, it's safe. Small lang yon. So, ang kailangan ko siya guys linisin. So, linisin ko lang siya din. I-show ko sa inyo later. Okay?
after kung siya malinis guys, babalik naman natin yung ano. Yung lalagyan na natin siya ng bagong MOSFET. So, ayusin lang natin yung kanyang. So, may buhok. So, pag pumutok ito ulit, MOSFET ng kinabit natin. So, possible may problem yung core. Lagay natin yung MOSFET. So, hot wire na yung gagamitin natin. Sana maging success ito. Kasi kapag hindi siya success, so, patay na tayo. Okay na. So, magkadikit naman itong tatlo. Tapos itong apat sa likod magkadikit.
So, actually, yung panghinang na maliit pala, hindi pala kaya yung GPU. So, yung panghinang na ano natin, pang cellphone. So, hindi pala siya kaya. Mababa lang, 380 degree lang siya. Tingnan nga natin, set nga natin. So, hanggang puro 500 naman pala. So, yung settings lang pala ang hindi kaya. So, yan. So, titingnan natin to. Palamigin lang natin siya. Oops. Titingnan naman natin siya kung magdi-display. Kung mapapagana natin. Kasi minsan, pag pumutok uli yung MOSFET, ay yung section na yon ay may problema. So, wala naman tayong schematic. Minsan kasi ganun yung nangyayari sa ganitong modelo eh. Pero wala naman ako nakikitang ano, shorted na iba. Kahit dito sa likod, wala naman nakita. Itong MOSFET, yung 12-volt MOSFET, hindi naman siya shorted. Wala naman ako nakikita ibang problem. Kasi ano lang to, ground. Tapos, tapos isang positive, yung mga capacitor. So, hindi naman shorted yung ano. Wala namang shorted ng capacitor. So, wala naman eh. So, wala siyang problem. So, susukatin natin siya sa diode mode. So, meron tayong 15. Susukatin natin yung core dito. So, meron tayong 17. 15 pag ground shorted ba? So, meron 16 pero dito ay 1. May natitirang isa. So, ganun din dito. So, 18, 17. Pag sa ground. Hirap talaga pag sira ang tester. Bagong palit na yung battery. So, kasi naisusundot ko siya sa voltage. So, try na lang natin siya, guys. Malalaman naman natin yung kung uusok o hindi. So, tanggalin natin ang... Kapag umusok, ay di shorted again. Ganun lang naman siya eh. Swertihan. Subukan natin. Tapos, saksakan natin siya na. Six pin. Kapag umusok, ay, yun na. Shorted again. Up natin.
Okay, so let's see kung uusok. Lagyan lang natin ang abang na. So, lagyan pa sigurado na, pan. So, let's see. Okay. So, wala siyang umusok, guys. So, possible, naging success. So, let's see. Okay, meron siyang display, guys. Ayan. So, may display siya. Success, guys. Success. So, yun. Naingatan natin yung mahalit yung kanyang PCB line layer. Kasi, guys, yung ilalim nun, nung pinaka 12 volts na yun, guys, meron pa yung ano, layer na ganito. Meron pa yung ano, parang naka isang inner line sa PCB na nakadikit doon. So, naano ko na kasi yan, na-try ko na yan, na pag naputol yun, yun. So, minsan, yun na yung problem, hindi na siya nagkaka-display. Sira na siya, shorted na siya lahat. Yan. So, ngayon, so far, success naman siya, guys. So, nalinis ko na rin siya. Yan. So, asimbolin ko na lang siya, guys. Then, yan. So, stress test natin mamaya, okay? So, patayin ko na. So, show ko sa inyo later. Simbolin ko lang siya, guys. So, at least, yun lang naman yung error. Nakita nyo. Paano ko siya minamano-manong tinanggal. Kahit mahaba yung oras natin sa video. So, okay. Ganun lang siya. So, balik ko na lang siya, guys. Simbolin ko lang. Ayan, guys. So, ito na yung ating nire-repair na GPU. Ayan. So, medyo sira lang, guys, yung aking monitor. Sira ng monitor ko. Kaya, medyo tinamaan niya yung araw na to. So, takluban lang natin kasi nasa ka-TV siya, guys. Ano pa. Ayan, medyo sira. May sira yung TV ko. Yung monitor na ginagamit, guys. Iba yung kulay, eh. Ayan, medyo may nahawig lang yung mga tawag dito. Mapansin nyo, yung TV. And para hindi matamaan yung patalastas. Yan. So, nagbi-blink-blink-blink siya, guys, ng ibang kulay. Kaya medyo sira lang siya. So, ilipat na natin sa ating monitor. Ayan. Kasi may problema siya, guys, yung monitor ko. So, magbababay na. So, bumigay na. Yung dating pink sa taas ay natuluyan na. Ayan. So, ito siya, guys. Pakita ko sa inyo yung stress test natin. Bali, yung kulay ng monitor ko, guys, nagaganyan siya, oh. Yung pink sa taas dati, at saka yung guhit sa baba, ay matutuloyan na. Ay, nagpipink siya. So, monitor yan, guys, ha. Hindi yan walang kasalanan ng video card, okay? Okay na yung ating GPU sa stress test na natin siya. Ay, ito siya. SOTAC. Yan. It's working. So, yan, nagpink na. Sira na yung monitor ko. So, yung ating stress test ay nasa so, 39 minutes na siya. 31 minutes pala. So, di masyado kita. Ayan. 31 minutes. Tapos, ayan, nag-pink na. So, monitor yan, guys, ha. Hindi yan sa video card, ha. So, ayan siya, yung gig niya. So, 6 gig siya, guys, na NVIDIA GTX 1060 6GB. So, ayan. So, SOTAC, yung PC partner. So, okay na siya. It's working fine. Ayan, gumagana na yung ating repair. So, medyo inabot na yung aking monitor. So, tinapak-tupak na. Sira na ang aking TV. TV monitor kasi ito, guys. Sira na. Yan, pumangit na yung kulay. Natuluyan na. So, sa mga next video, magpapalit na tayo ng monitor. Ayan. Okay na siya na pinatay ka. Then, binuhay ka. Ayan yung kulay niya. Ayan, guys. So, okay na siya. It's working fine. So, na-chat ko na rin yung may-ari. Na-send ko na sa kanya yung video kanina. Okay naman yung video na na-send ko.
Hindi pa nagloko yung monitor. Pero ngayon nagloko na kasi siya eh. Kaya papalitin na talaga. Ayan, so hanggang dito na lang yung aking pag yung ating pagre-repair ng video card na SOTAK. Okay? So, medyo mahaba lang yung oras pero ganun talaga. At least naging success yung repair na utay-utay natin. Nagawa naman natin ng maayos. Ayan. So, hanggang dito na lang guys. So, see you in the next video. So, sa mga bago, always, don't forget to subscribe, like, and comment. Magtanong lang kayo kung may question kayo. Ayan. So, bye-bye.